Ngayon naman, para mas malaman natin ang mga galawan, naks galawan as pop sheets, let's play Never Have I Ever. Oh, itataas nyo lang yan. Deligado ako dito. Sa Never Have I Ever. I have to buy. Unang tanong, Never Have I Ever akong nag-stalk sa anaksi ko sa social media. Ayan na. I have never. Ay, talaga! Ay, hindi sila nag-stalk. Kasi walang social media yung mga anak nila. Wala ba? Ako walang social media. Wala ka silang social media. Ako since 2017, wala na akong social media. Bakit ba yan? Sir, live up na niya. Naguguluhan siya siguro. Hindi, na-toxican ako sa, di ba? Yung gigising ka, phone. Pupunta ka sa banyo, phone. At bago magtrabaho, phone. Lahat ng break mo, phone. I mean, wala ka ng ibang ginawa kundi phone. Diba, so, tama. Nabigyan ko yung sarili ko, yung creative juice ng ulo ko. Nabigyan ko ng mga 4-5 oras. Kasi mga 4-5 oras ka nagsa social media. Makikita mo naman sa telepono mo eh. Yeah. Mga nasa 4-5 oras yan, social media pa lang. So, tanggalin mo yun, bigay mo sa sarili mo, sa creative mind mo yung 5 hours. So, tinan mo, iba. Yeah. Yung first 2 months, nangangati ka tuwing may telepono ka. Wala kang makita. Totoo yan, nangangati. Totoo nangangati yan. Ka pag wala. Pero para sa addiction, after the 2 months, pag nawala na siya, hindi mo na hinahanap. Hindi mo nahanap. Alam mo, na-realize ko ngayon, yung mga mamsi lang pa rin, kagaya natin yung mga mami nung parang, isang kitikiti tayo mga laman, ano kayong ginawa ng anak ko? Saan kayo ito? Ano, bakit nag-gusto ng ganito? Ang mga papsi, walang mga chill lang sila, no? Wala sila. Yung social media kasi, ang hinahantay mo din, yung validation ng mga pinost mo eh. Yes. So parang nakakapagod mag maghintay. Sino na ba yung nag-like? Sino na ba yung nag-like? Oo. It's really... Tapos malaman naman yung kapitbahay mo hindi nag-like, magagalit ka. Oo. At saka hindi mo bibigyan ng ulam. Ay! Pwede mo na ng TV, gano'n. Ay! Ba't hindi mo nilike yung picture ko? Pero, naging issue na sa inyo. Pero back to the topic, hindi talaga ako nag-stalk. I mean... Never did that. Gusto ko sabihin nila sa akin. Oo nga. Ayokong nalalaman ko. Ayokong mapagalita ko sa'yo dahil nakita ako, dahil binuksan ko yung email nila. At saka respect na rin sa anak mo. Yeah. Malaki naman. Ako ba, pag nakakita ko ng telepono, di ba yung iba, silipin agad. Hindi, ako talagang... Hindi ko talaga... Ayoko talaga may makitang... Same goes sa family. Pag dinner time namin, walang... Ako, hindi ko rin kinukuha yung cellphone. Ano ginagawa mo? Yung SIM lang. Ay! Ililipat ko cellphone. Sorry, grabe ka naman. Si Josie ko na. Okay. O, eto naman. Ako na. Sunod naman. Ito, mga popsi. Sunod. Never have I ever happily ever after. Charing lang, naguluhan sila. never have I ever akong nagselo sa band ng anak si ko sa mami nila. Ano? Man. Yung ba... Sa band ng anak ko. I have never. Si Popsi Jim. I have never. Bakit nga naman? Secure ako. Oo, secure naman. Ako sa relationship ko with my kids. Si Popsi. Mami naman yun. Mami yun? Bakit mo naman silo? Diba? Don't deprive. Baka sila magselo sa amin sa banding. Diba? Maganda kayo pag nagbabanding sila. Okay, TV time. Hindi, pero sa totoo lang ha. Mahinga ako. TV time. Sa totoo lang, there are men who gets jealous of yung attention na binibigay ng asawa sa mga anak. Asawa naman. Oo. There are men who gets jealous. Probably. Pero ako kasi, I'm secure with my wife. I'm secure with my kids. It's good. Kasi totoo yun. Merong mga ganun. Merong mga nagsiselos na... ng mga lalaki. Mga asawa, oo. Sa asawa nila ha, kasi feeling nila, hindi na sila nabibigyan ng attention. Hindi na sila naalaga. Ako, hindi naman si Jason nagselos, pero ako nagselos ako one time kasi mga papa's girl eh. So parang nagigigil ako sa mga tao. Kaya muna April girls naman kayo. Okay, gagawa rin ako ng April boy. Okay, last naman. Kasi mga April girls naman ako. Last, never have I ever wished na sana maliliit na bulilit na lang ulit ang mga anak ko. Ever. Nas... Liit pa ulit ang mga bulilit ko. Lagi na feel ata yun ng mga... Ako rin eh. Sa edad nila ngayon, na-wish nyo na yun. Bakit? Actually, itong anak ko mag-18, si Misha, mag-18 this 29th, sabi ko talaga, but you're still my baby. Diba? You will always be my forever my baby. Same diba, maski na 40, 50 years old ka na, 90 na ako, diba? Baby pa rin siya. Baby pa rin kita. It stays. Actually, no, when I was 40 years old, sinabihan ko yung misis ko eh, maglalambing lang ako sa'yo ng anak hanggang 45 ako. When I go beyond 45, hindi na ako maglalambing ng anak sa'yo. Kasi by the time the kid reaches
20, 65 ako, kaya ko paggawin lahat eh. Oh, I could still climb mountains with him or her. Grabe. Wow. Still go diving. Kung anong trip niya, kaya ko pa sabayan eh. But beyond in my age that, na nasa 52 na ako, if ngayon niya ako bibigyan ng anak, 72 na ako noon, sabi ko. Oh, mahirap. I'd be depriving the kid kung ano yung pre-provide ko sa mga kapatid niya. Masyado nang malaki yung generation gap. So that's saka yung fun wala na kaya ko ibigay sa dad. Wala. Limitado. Ang galing. Ako nga, pinanganak ako tito eh. Okay. So doon ako nag-quit. Doon ka nag-quit. Ang galing nun, Sir Ang ganda Jeffrey. Naman. Kasi para quality nga naman yung nabibigay na attention.